Recently, madami nagtatanong tungkol sa criteria na ginagamit ng mga judge para ma-determine ang mga nanalo sa mga poster-making contests. Ang sagot dyan, walang eksaktong criteria sa lahat ng contest kasi lahat sila iba-iba. Iba-iba yung percentage sa kada criteria. So, magbibigay ako ng tatlong example ng mga criterias na usually ginagamit ng mga judges. At ito sila. Unang-una itong, actually subject-related to. Ang tema niya, One Science, One Nation. Ito yung Science Poster Making last 2017. So, sabi nila, the entries will be judged according to the following criteria. Creativity presentation, 40%. Originality, 30%. Relevance, 30%. So, yun. I think that's very basic. Malaki yung porsyento ng creativity at presentation. Then, nandun pa din yung originality. And last is the relevance to the theme. Tingnan natin sa iba. Also, gusto ko ding idagdag yung criteria nung nag-iisang poster making na sinalihan ko while I'm on this channel already. Yung poster making na yun, lahat pwede. Kahit matanda pwede. So, sumali ako. And tayo yung nanalo. First tayo sa buong Pilipinas. Madaming sumali online. And eto yung criteria niya eh. So, in-explain ko na sa video nung kung paano ko siya nagawa, nandun yung diskarte ko kung paano ko inatake yung criteria, yung team at yung criterias for judging. Kaya you can watch this video kung interesado kayo malaman yung creative and concept side ng poster. So I was so excited sa poster making na yun kasi inyo lang yung nag-iisang poster making na nilabanan ko na ngayon na nagtuturo na ako ng poster making. So it only speaks about the effectivity of the ideas that I'm sharing to you guys. So mapapansin nyo, yung criteria is very straightforward. Like wala na siyang masyadong explanation eh. Talagang yung dun ka lang sa tatlong yun mag-focus. Okay, so let's move on to the next one. Then eto naman yung sa Statistics Month. Government agency related poster making. This is last 2017. So ang tema niya, Figures of the Future, Realizing Ambition Nation 2040 through Statistics. So ito yung criteria nila. Appearance, 50%. The poster attracts viewer attention. Dapat sa 50% na yun. Words are easy to read from appropriate distance. Text color and background color complements. Background color doesn't obscure the text. Graphics and other visuals are clear. So, all images are relevant and necessary to the poster. 50% yun. Then, content or message, 50%. So, the content is not duplicated in text and graphics. Purpose of the poster is stated clearly. Conclusions are stated clearly. So as you can see, iba-ibang criteria, iba-ibang laban, iba-ibang criteria. Importanteng malaman natin 'yun kasi doon natin malalaman kung ano yung criteria na aatakihin natin ng buong lakas. So halimbawa, ang konsepto ay 80% at 20% lang yung art. So ibuhos mo yung buong oras mo sa pag-iisip ng magandang konsepto na aakit sa mga judges or dapat eksaktong-eksakto yung tama niya sa tema. And kung 20% lang yung art, so wag mo na masyadong detalyehin. Ang importante doon, yung konsepto mo ay malinaw. Example lang yun. So usually kasi hati yan, konsepto, drawing, creativity, message. Actually applicable to sa lahat ng contest eh. Hindi lang sa poster making, kahit anong contest na may nagjudge. So for example, sumali kami last 2017, sumali kami sa NIPS Puffest. It's isa siyang music video contest. So eto yung video.
So sabi nila unique daw. I mean, maganda yung idea or konsepto. Pero third lang yan. Dahil napakalaking porsyento ng criteria ay yung branding. O yung presensya daw nung NIPS sa video. So akala namin mananalo na eh. Pero kulang yung branding na nailagay o na-insert namin sa video. Unlike nung nag-first at nag-second na talagang na napakaraming NIPS yung nilagay nila from start to ending. Nandun yung NIPS. Stop motion yung ginamit nila, which is similar sa ginawa ko, hyperlapse. May mga alap ng mga sumali din na napakaganda ng video na it's like a music video na pro level yung production. May mga nag-flash mob, yung mga parang may mga nag-skates. I mean, napakaraming example ng mga magagandang entry. Pero hindi sila nanalo. Ang nanalo yung stop motion, which is maganda rin naman. Ang mensahe lang nito ay kung ibabalik natin siya sa poster making, doon mo makikita yung importansya ng criteria na sa kahit anong klaseng contest, dapat alam natin kung ano yung tatamaan ng ating effort. Like, kung ano ba yung mahalaga? Ano yung gusto ng judge? At makikita mo yan, syempre, doon sa mechanics. Kaya unang-una pa lang, napaka-importante na alam natin yung buong pasikot-sikot sa mechanics. Maliban kasi sa percentage ng criteria, dapat alam din natin yung mga rules na ipinapatupad dun sa mechanics. So that's it about this video. Kung may laban ka, make sure na magkaroon ka ng kopya ng mechanics ng poster na lalabanin mo soon. Kung wala ka, humingi ka sa coach. Kung wala rin yung coach mo, humingi kayo sa principal or sa department head kung saan galing yung memo nung nagpapalaban. So yan yung discard dyan eh. Kasi hindi naman nila malalaman yung tungkol sa poster making na yun kung walang memong nakarating sa opisina ng inyong eskwelahan. Yun lang, hanggang sa muli. Done!